Gusto niya. Sobrang sumisimot pa nila. Okay guys, so bago tayo magsimula, don't forget to like this video and subscribe to our channel. And don't forget to like na rin our Facebook and follow our Frenchies page. So, let's go! Hi guys, welcome back to my channel. So, pasensya na sa mga nag-aabang tungkol sa French Bulldog structure kasi medyo madugo talaga yung paggawa ng structure about French Bulldog kasi talagang detailed siya, no? So, for now, gawa muna tayo ng short video. Ito, marami din nagtatanong sa akin kasi paano daw magpakain ng picky eaters ng mga French Bulldog. Ito, hindi ko naman sinasabi na ito gagana sa lahat, no? Pero ito yung ginagamit ko para papakita ko sa inyo kung gaano ka lakas at favorite nila yung ginagawa kong food. Papakita ko sa inyo paano yung proseso, no? So, sa mga nagtatanong, ang dog food ko is special dog. Mamaya papakita ko sa inyo. So, dati ayos yung gamit ko, pero nag-allergy siya. So, for now, ang gamit ko is special dog. So, okay naman siya. Maganda yung, maganda siya so far. So, ito yung una kong ginagawa sa paggawa ng dog food. Dahil kasama kayo sa akin. Pasok tayo dito sa baby kitchen namin. So, na-mention ko sa inyo, special dog ang aking binibigay kasi at the same, ano siya, medyo affordable siya. So, ang ginagawa ko, dahil affordable siya, pwede ako ngayon gumastos ng talagang premium quality na liver na idadagdag ko sa dog food nila. So, ito yung ginagawa ko. Bubuksan muna natin ito. Tapos, nilalagay ko siya dito with water. Papakuluan ko lang siya. Tapos, mamaya makikita nyo, may sabaw na yan. So, yung sabaw na yan, yan yung sobrang sarap na sarap sila dun sa sabaw na yan. Okay guys, hi! Kasi, continue ko nung yung footage, no? Habang nagpapakulo, in-explain ko lang kung bakit special dog yung pinili ko. Kasi yung special dog, kung mapapansin nyo, affordable siya, pero talagang quality gawang Italy ata. Yun ata. Tama ba? Italy. Meet my son pala guys, oh, si Zai Zai, Zion Z. Hi Kazai, hi! Hi! So, alam ko, Italy galing yun. So, talagang quality din yun. So, pinili ko yun guys kasi ang mindset ko is pag mas affordable yung dog food, may mga leeway ako para sa mga i-add kong supplements. For example, katulad nga nung niluluto natin kanina, yung chicken liver talaga siya, so hindi siya processed, di ba? Nakakasama ng dog food nila habang kumakain, di ba? Dahil i-mention ko din mamaya kung ano yung mga supplements nila. So, syempre, may supplements pa tayo. So, kung mahal na yung dog food mo, tas marami ka pang supplements, tas meron ka pang additional na chicken liver, eh hindi naman tayo lahat mayaman, no? So, dapat, syempre, medyo affordable din sa mga breeder natin. No, Zion? Yes? O, oh, diba guys? So, yun lang. Ayun guys, so, yun lang. Kasi naputol yung footage. So, continue ko lang ngayong umaga nung napanood ko yung footage. Okay guys, so, hi guys. Ay, mag-bye ka muna, Zay. Mapupunta na tayo sa ano? Supplements. Cut na tayo sa supplements. Let's go! Okay guys, so yun, na-mention ko. So, hindi lang siya chicken liver yung dinadagdag ko. Kaya, naghanap ako ng affordable na quality. Kasi, syempre, so kung magdagdag lang for example pang-macho whey protein, actually guys walang sponsor dito, so ito lang yung ginagamit ko. Actually yung gamit ko dati din kaso medyo syempre pricey siya, so nagtry ako ng iba pero dadagdag namin din pag nagka-stop na. So for now ito yung gamit namin. So far sobrang ganda ng improvement niya. Pag nakita niyo yung mga pictures ni Goku, ito papakita ko, sobrang macho ng mukha. So of course hindi mawawala ang fish oil at ang everyday vitamins sila na puppy MVP. Tsaka meron na kong ano dito. Nilalagay ko na virgin coconut oil VCO lagi para syempre sa skin nila. Tsaka sa maganda to, pamaganda ng skin, pampasmooth ng skin. So, ito yung sinasabi ko guys kung bakit ko na-decide na mas affordable na dog food pero quality pa rin. Kasi syempre, marami akong mga idadagdag na supplements. So, dagdag to sa costing nila everyday, di ba? Plus yung liver pa. So,
kung magmamahal ako ng dog food tapos madadagdag pa ako nito, baka sobrang hindi ko nakayanin yung monthly. So syempre, isipin pa rin natin hindi naman talaga ganun kayaman, diba? So yun, so dapat kahit papaano dun tayo sa balance. So quality yung nabibigay nating food sa ating mga dogs at at the same time hindi siya utas ang wallet nyo. So and effective pa sa mga picky eaters nating mga French Bulldog. Well, for us ha, super effective niya. Papakita ko sa inyo kung gaano ka patay na patay gutom yung mga Frenchie ko. Papakita ko niyo guys. Sige, wait tayo kasi nagpapakulo pa. Yung dye na ginagamit namin before, gustong-gusto nila. So baka mag-order pa kami ulit soon. And then of course, itong bago, sobrang gusto nila kasi parang milky yung lasa niya. So protein to, parang pang tao, pang pamacho. Effective siya, promise. So so dapat alam ng vet at pinapaalam nyo lahat ng mga kinakain ng aso. Okay, para safe na safe tayo. Okay? So guys, balik na tayo pag naluto na yung chicken liver. Papakita ko sa inyo in a short video kung ano, kung paano ko pinaprocess yung pag-mix ng dog food. Tsaka papakita ko kung gaano kahindi picky eater ang mga French Bulldog ko dahil sa ginagawa kong food nila. Okay? And guys, tara, mukhang mukhang kumukulo na. So ganito yung tsura niya. Boom. Sarap. Na, tara, dali na natin dun. And guys, so ito, usually 2 scoops of special dog yan, puppy. Special dog puppy. Okay guys, so usually nilalagyan ko muna ng 2 capsules of, kasi may calculation to, kaya dalawa. Dalawa, yan. Yan yung dapat para sa body weight nila. So dalawa. Tapos ito, 4 ml everyday, puppy MVP. Okay, puppy MVP. Palit mo lang yan. Virgin coconut oil. Tapos nilagay ko na dito para mula kasi siyempre yung mga aso. Naka-seven. Ito yung last vitamin supplement ko na. So dapat 1 tablespoon. So ito half to eh. So tatlong ganito. Tapos na tayo sa mga supplements. Ilang weeks mo na yun ginagamit? Siguro maano na. Actually 2 weeks na, mukhang okay naman. Machong-macho talaga ni Goku ngayon. Pati si Gohan. So, para sa akin effective, tas wala naman nangyayari sa skin nila, hindi naman nagkaka-allergy. So, mukhang okay siya. Tas ito, yung pampasarap na sinasabi ko sa inyo. Makakatipid kayo dito guys, kasi akong ginagawa ko. Tignan dyan ito. Kumukulo, diba? Ay, kumukulo. Ang ginagawa ko, per day, tawag dito. Yan, kunwari ganyan. Isa lang per day. Isang liver lang. Okay, tapos alagyan ko ng sabaw hanggang sa mapuno. Ang tipong sakto lang. Para ma-mix. Okay. Yan. So ngayon, i-dissolve nyo na yung powder. Tumatawal na sila dun ha, amoy na nila guys. Tapos ito, yung liver kasi maganda, napipipi mo yan. Dudurog mo. So ito pa lang, ito na yung pampalasa. So bali, ito yung nagpapatanggal ng pagka-picky eater nila. Pag na amoy na nila yung liver, nagwawala na sila yun. Yung mga tumatawal-tawal na dyan. Yan. Okay. So yan, pag kung naamoy nyo lang guys, parang amoy milk na may halong liver. Nakaka-entice talaga. Okay guys, so ito na yung mga nagawa natin. Mixture of, ulitin ko, special dog, 2 cups. Special dog puppy, 2 cups. Tapos, of course, may 2 capsule of fish oil, of course. Tapos,
4 ml tik isa ng puppy MVP. Tapos 1 teaspoon of virgin coconut oil. And of course, 1 tablespoon of whey protein every other day to guys ha. Tapos of course yung liver natin. Soup tsaka yung mismong liver, tig isa lang sila. Ika-crush mo lang para yun yung yun yung parang solution mo sa pagka picky eater nila. Para sa akin effective siya, syempre iba-ibang aso baka hindi effective sa inyo. Pero yung iba raw, pero ito sa akin mas mas effective to para sa mga aso ko. So iba-iba naman. So ito yung napili ko kasi ito yung mas affordable tsaka at the same time quality dog food para sa akin mga dogs. Okay? So doon na tayo. Papakita ko na sa inyo kung gaano sila naglalaway. Okay? Dito sa hinahanda ko lagi na everyday na dog food, na dog nila. Tawag dito. Dog feast. Guys, ito papakita ko na, diba usually picky eater sa mga French Bulldog. Ito guys, papakita ko sa inyo, ha? Tignan nyo kung gaano kasarap, kung gaano sila katakam na takam. Ito mo, oh. Oh, oh. You see? Boom! Grabe. Ubus yan. Sarap. Sarap. So guys, pinakita ko rin sa inyo kung paano ako magpakain ng ako ng French Bulldogs. Eh, yun. Mukha naman tuwang-tuwa sila. Tignan mo naman guys. Diba? So, yun. Papakita ko sa inyo kung gaano nila kasisimutin tumami. Ito mo, sisimutin nila tumami. Tingnan, sobrang sumisimot pa nila. And guys, tignan nyo. Guys, yan, tignan nyo. Sobrang sumisimot pa nila. Sige, simutin mo pa. Sipan mo nyo. Okay, bus na. Bus na. Bus na. Want more? One more? One more? One more. Your hand. Yun guys, so bago tayo matapos, yun ang pinakita ko sa inyo guys kung paano ko pinapakain mga Frenchies ko. So bago tayo matapos, don't forget to like and subscribe and like nyo rin yung Facebook namin, pati Instagram. So thank you so much guys for watching. Short video lang. Peace. Thank you.